Okay, so welcome back to our tutorial. This will be the part number 4 of our C++ programming. So, as you can see, our video or our tutorial is more on programming or more on focus on hands-on programming and some terminologies and more on explanation. As you can see, the video I created is like 1 hour, 2 hours, or 3 hours because I cannot create video for 20 minutes for explanation. I don't know if you can understand this one. I don't know if you can understand in 20 minutes. I can do that one, but I just want you to understand carefully how the program executed by your computer, because more on students or IT students or CS is taking this course programming, but after finishing the subject or after finishing the topics, he forgot. It means it's not put in his mind that need to understand or need to practice this kind of course or programming. You need practice. You cannot learn in one. For example, you are watching my video for 3 hours. You cannot understand this fully. You cannot understand or you cannot be an expert. But as I told you, I need you to understand what or how the program execute by your computer. This is my purpose, nothing else. Right? So, tsagaan nyo, panoorin yung video. Kasi kung hindi, nasa yun na naman yan. Hindi naman yan para sa akin. Kasi ako, ano naman sa akin yan. Diba? So, gusto ko lang matulungan yung mga estudyante na nag-aaral ng IT or yung gustong maging programmer. Kasi, ito yung pundasyon, ito yung foundation. Hindi kayo makakapunta doon sa pinaka-top or pinaka-expert level or hindi kayo makakagawa ng isang system kung hindi kayo dumaan dito. Kasi ito yung pinaka-logic. Hindi ito yung pinaka-main. Kung gagawa ka ng bahay, ito yung mga poste. Alam nga naman, gumawa ka ng bahay, magsimula ka sa bubong. So, baliktad yun. Hindi mabubuo yung bahay mo na hindi ka magsisimula sa baba. Kailangan magsisimula ka sa baba, pataas. Ganon din yun ang programming. Kaya, just relax, watch my video, and learn. Yan lang ang sinasabi ko. So, ngayon, yung part 2 natin is more on two-dimensional array. Ano yung mga two-dimensional array? Sir, hindi ko pa kasi yan maintindihan talaga kasi ang topic namin sa if statement. Ngayon, kung nasa if statement ka lang or nasa if statement ka pa lang, it means doon ka sa part 1 manood. Doon ka manood kasi andun yung paliwanag. Sasabihin, sir, yung mga pinapagawa sa amin ng teacher namin is wala din sa video nyo. Yes, wala yan dyan sa video ko. Kasi iba naman yung utak ng teacher niyo tsaka utak ko. Pero, yung purpose namin na ipaliwanag sa inyo kung paano gumawa ng program or ano yung mga bagay-bagay na itong if statement, while loop or do while or for loop or array, pareho lang ang purpose namin. Ituro sa inyo kung paano i-execute ang program. Kasi, halimbawa, nagturo ako dito ng small or simple program. Ngayon, yung binigay sa inyo ng teacher niyo, iba doon sa ginagawa ko dito. So, sasabihin niyo, ay hindi ako manonood dito kasi hindi naman ito yung tanong eh. Ngayon, doon kayo mawawala. Kasi itong binigay sa iyo ng teacher niyo or pinapagawa sa ng teacher niyo, andito yung logic sa mga video ko. Once na hindi kayo nanood or hindi kayo
nag-aral ng mga basic, hindi nyo magagawa yan. Kahit anong gawin nyo, kahit magtatumbling kayo dyan, kahit mabaliw-baliw kayo dyan, hindi nyo magagawa yung pinapagawa sa inyo. Kasi ayaw nyo nga intindihin yung basic kung paano siya ini-execute ng program, ng compiler nyo. Sasabihin nyo, ay ito kasi yung pinagawa sa amin. Hahanap ka, paano ito gawin, paano ito gawin. Nagawa mo pero hindi mo naintindihan. Minsan, nagawa mo kasi binigyan ka ng code, pero hindi mo naintindihan. So, useless din yun. So, kaya itong video na to, iintindihin mo lang kung paano ko ini-execute or paano ko pinoprogram yun. Ito na yung pundasyon mo. Pag natutunan mo kasi ito, lahat ng binibigay sa inyo, magagawa nyo. Or hindi kayo masyado mahihirapan. Okay? But the purpose of my video is you to recall, you to understand, and review. That's all. Kasi hindi naman to teacher, hindi naman ako teacher. Hindi naman ako ang teacher nyo. May teacher kayo sa school. So ngayon, ito is tulong ko sa inyo para ma-review nyo. Kasi hindi nyo masyado maintindihan, lalo na ngayon na nasa online class kayo. Mahirap yung online class na walang interaction between the teacher kasi hindi ata kayo makapagtanong or makapagtanong man kayo, limited lang. Hindi yung kagaya ng nasa school, pwede kayong mag-conversation talaga na tanungan ng tanungan at kaya mong direktahin yung tanong mo. Pero pag sa online class, ewan ko lang, hindi ko pa naman alam, pero medyo may limited yung ano. Lalo na ngayon, yung mga internet is mababagal. Ngayon, ito yung malaking tulong sa inyo na maintindihan yung mga pinaggagawa nyo sa school. Okay? Kasi lalo na ngayon na online class, medyo kulang yung explanation or more on papers. Okay? May papel. Ikaw ang mismong magbabasa. Mahirap yun. Lalo na pag-programming. Lalo na kung walang nagtuturo sa iyo, mahihirapan kayo mag-program kasi iba yung may nagtuturo at iba rin yung self-study. Pwede ka mag-self-study kung expert ka na or talagang programmer ka na. Pero estudyante, para sa akin, mahirap yun. Kasi kung mag-self-study ka, walang mag-guide sa'yo, yun ang mahirap. So ngayon, itong video na to is makakatulong. Kung gusto nyo manood, manood kayo. Pag ayaw nyo manood, doon kayo sa part 1 kasi medyo basic pa yun. Pero itong part number 4 is medyo nagkunting advance. Tandaan nyo, nagturo ako ng or naggawa ako ng video ng part 1 is more on basic. Paano mag-display ng output or paano mag-input ng data. Tapos, operators, if statement. Then, pumunta tayo ng looping. And then, pumunta tayo ng array. Ngayon, itong magiging topic natin ngayon is two-dimensional array. Ngayon, yung program na pinag-aralan natin from first or from part 1 up to here, pwede nyo nang paghalo-haloin yun. Didiskartehan nyo na pag may pinagawa sa yung program, lahat yun magagamit mo. Diskarte nyo na lang kung paano nyo isisingit yun. Halimbawa, for loop, tapos singitan mo ng statement, singitan mo ng while loop, singitan mo ng do while, singitan mo ng array, pwede yun. Lahat pwede. Depende sa diskarte kung paano mo may execute yung tanong, yung paano mo masusunod yung tanong. Okay? Medyo may konting trick sa medyo mahirap. Mahirap talaga sa una. Pero pag na-master nyo, parang na lang kayo naglaro. Kasi ang programming talaga kasi, pag kayo naging programmer na, hindi maganda or hindi masaya ang pinapagawa sa inyo ng, for example, company. May pinapagawang system na madali, hindi maganda yun. Or para sa akin, hindi siya challenging. Hindi siya maganda. Para sa akin, hindi siya maganda. Gusto ko yung medyo challenge, yung medyo nahihirapan ako. Kasi programming na kaya mong isolve yun. Pero kung madali na, di nakaka-boring na. Gusto ko yung medyo nagana pa rin yung mga dugo natin sa utak. Okay? So, challenging, maganda, at parang exercise talaga sa utak to. Kung hindi ka masyadong nag-iisip, ito mapapaisip ka. At kahit sa panaginip, mapapanaginipan mo itong mga ginagawa natin. Kung gusto mo talagang maging programmer someday.
Kasi ako, sa company ko, gumagawa ko ng mga system. Gusto ko yung may challenge. Challenging sa akin. I love programming. Kahit ano yung paggawa sa akin, kaya kong gawin basta system development, web development, with SQL Server database, and CSS, Bootstrap, or whatever. It's like a website. I can handle that one. Okay. Kaya ko siyang gawin. So, natuto na, at hanggang sa matuto na. Marami tayong mga, ano, Google lang si, ang friend natin, is si Google. Kung hindi mo alam, si Google ang tanongin mo. At maraming mga sample codes na makikita natin dyan. So, pero ngayon, focus kayo dito sa ginagawa natin. Kasi nasa student, ano pa kayo, level. So, focus kayo. Mag-enjoy lang kayo dito sa mga video natin. Medyo kailangan nyo lang ng focus at understanding sa ginagawa ko. Kasi Tagalog naman yung pag-explain ko dito. So, ngayon, open tayo ng panibagong program. Alisin ko to. Okay. So, yan. Ito yung pinaka-first natin. Yan. So, paggagawa ka ng program, so ito yung pinaka-unang lalabas. So, this is the default one. This is the default codes for C++ programming. So, maraming pwede nyo gamitin na what you call this one, the compiler. Maraming compiler ang pwede gamitin. Itong sa akin, C-Free 5.0. So, papalitan natin to sa mga susunod na video papalitan. Pero same lang, sa ngayon hindi natin papalitan kasi ayoko na mag-install. Okay, ngayon, mag-focus tayo sa tinatawag nating two-dimensional array. Yan. Ano yung two-dimensional array, sir? As you can see, pag ako nag-explain, para lang kayong nasa school. Okay? Para kayong nasa school, kaya medyo mahaba yung video. Kasi kung hindi ko yan i-explain ng maayos o direkta agad ako doon, pwede naman. Pero, baka hindi nyo rin maintindihan. So, malito lang kayo. Pero ito, mas maiintindihan nyo kung paano. Okay, ito yung two-dimensional array. Ano yung two-dimensional array? As you can see before, in the part number 3, ang ginawa natin doon is one-dimensional array. So, yung isa lang yung array, yung parang kung mag-declare ka ng variable, is lalagyan mo siya ng data na parang ganito. For example, int array, yan. For example, 10. Yan. Yan ay one-dimensional array. So, ngayon, ang gagawin natin is two-dimensional array. Kung hindi nyo pa na nagawa yung one-dimensional array, nasa part 3 siya. So, ngayon, two-dimensional array. Paano naman yung two-dimensional array? Ang two-dimensional array is ganito. Yan. Para lang kayong may table. Okay? Pupunta ako sa Excel. Okay? I-explain ko sa inyo kung ano ang two-dimensional array. Ito yung Excel kasi wala akong pang-drawing. So, ayan. Ang two-dimensional array, parang ganito lang siya. Halimbawa, ito yung row. Ito naman yung column. Ayan. May row tsaka column siya. Halimbawa, ang row, ito yung row 1, row 2, row 3. Ang tawag kasi dito, yan, ito, number 4, number 5, number 6, yan, tawag dyan row. Okay? Yung mga palang ng ganito, row. Ito naman mga, ano, column. Diba? So, ito naman yung column number 1. Halimbawa, 1, 2, 3. Okay. As you can see, ganito lang yan. Ito yung column, ito naman yung row. Ayan. As you can see, ganito yan. So, ito yung laman niya. Nandito yung laman niya sa loob nito.
Kaya ang declaration ng array at two-dimensional array is, for example, gagawa tayo ng integer array. Lagay natin dito is 10. Gustong sabihin ito, ito yung row, okay? Ito yung column. Kaya ang syntax niya ganito. Array, row, column. Yan. Yan yung syntax niya. Ano yung syntax, sir? Yung syntax, yung forma kung paano mo siya isulat. Or ito yung parang ano niya, guide mo. So, ito yung variable. Ito yung number of columns, ay number of rows, and ito naman yung number of columns. So kung dito natin yan ibabase sa Excel, itong first bracket na to, ito yan. Ito yan o. Oh. Ito yung row. Yan yan. Ito naman second bracket na may 10 din, ito yan. So kung lalagyan ko to ng number, kung lalagyan ko ito ng data, for example, ito 10, ito is 20, ito is 30, okay? Ito naman is, lagay natin 5, ito naman is 8, 4, lagay natin 5, lagay, ibay natin ito, 11, 14, dito is 57. So, ang basa nito, ito yung tinatawag na two-dimensional array kung sa programming. May row, tsaka column. Paano yan, sir? Paano yan binabasa ng computer? Or paano yan? Anong gustong sabihin mo dyan? Nalilito na ako. Sige, ito na yon. Ang explanation niyang ganito. As you can see, ang pangalan ko dito is array. Di ba 10 yun? Ganyan. Ang basa niyan, 1, 1. So, parang ganito. Array, row 1, column 1, okay, is equal to 10. Gets nyo? So, sana niya gets nyo yan. 1, row 1, column 1, ang laman is 10. Okay. Paano ko naman, sir, gusto kong kunin yung itong number 5? O, ganito yan. Array 1, row 1, then column number 2. So, ang laman niya is 5. Nag-gets nyo na. Tingnan nyo, ha. Yung first bracket, ito yan, o. So, nasa row 1, then column number 2, ito yun. O, di ba? Ito yan, o. Ito yung laman, o. So, sana yung nag-gets nyo. Paano kung gusto ko itong kunin, sir, yung 14? So, ang array niya ng 14, nailagay siya sa array 3, okay? Column number 3, ito yun. Column number 3. Then, nasa ito yung row number 3. Ito yun, row number 3. Then, column number 3. So, 14. Row number 3 is equal to 14. Okay? Nag-gets nyo ba? So, madali lang yan. Sir, paano kung itong gusto ko number 57? Ano, paano yan? O, ito. Sa 57, kung 57 ang kukunin mo, ang gagawin mo dyan is array 3, okay, then 2, column number 2. Si call dyan ay 57. Gets? Madali lang, di ba? Ayun. Madali lang kasi yan eh. Nasa Excel ka sa, Excel ka lang, nagko-compute lang ikaw sa utak mo. Ginagamit mo lang yung utak mo dyan. Wala ka pa sa programming. Gusto ko lang, halimbawa, another example, gusto kong kunin yung number 30. Ano yung number 30? So, ganito yan. Array 3, column 3, row 3, ito yon,
then column number 1. Gets mo? Ito, nasaan siya? Row the row 3 column 1. Kaya ang nilagay ko dito ganito, then equals to 30. Yun. Gets nyo, no? Madali lang pala, sir. Okay. Kung madali lang, i-execute natin to doon sa program kung paano. Kasi yun ang importante. Ngayon, naglagay ako ng array na declaration na mayroon siyang row, then column. So, sir, nakita ko dito may 10 ka. So, it means, kasi sabihin, hanggang 10 na row at 10 na column ang kaya niyang ilagay. So, mag tatlo man yan, mag apat lang ang ilagay mo, okay lang, basta hindi lumampas sa 10. Okay? So, gusto ko gawin dito is, lalagyan ko, kung makikita nyo to, yung Excel, mayroon siyang laman, di ba? Mayroon siyang laman na 10, 5, 8. Paano siya nilalagay? Ako kasi nilagay ko dito, nilagay ko lang dyan, at tinayin ko lang yan. Pero sa programming, paano mo ilalagyan yung array? So, ganito yan. Array, paano ka maglalagay ng value sa array? Okay? Sa two-dimensional array. Nagigets nyo? Okay. For example, 1, row 1, then sa row 1, column 1, is equal to, ano yon? 10. Ganyan lang. So, sabihin, nasa row 1 ka, tsaka column 1, ang laman yan is 10. So, parang ganito. So, 10, 5, 8, ilagay natin dito. Array, 1, then 2, column number 2, 5. Array 1, row 1, then column 3 is equal to, ilan yun nandito? 8. Ngayon, naintindihan nyo na. Ang program pala nito, sir, ito pala ang ginawa mong to. Ito pala, pag nilagyan mo ng value yung mga array na row 1, to column 1, then row 1 to column 2, row 1 to column 3. Sa programming pala, ganito pala yun. Yan. Gets nyo? Ngayon, lalagyan ko na naman yung pangalawang row. Ito naman. 24, 11. So, 20, then 4, then 11. Paano naman yan? So, ang ano yan is 2, 1, 2, 2, 2, 3. Okay, so, paano yun? Ika-copy ko to para hindi na ako mag-time. So, magsisimula naman ako dito sa 2. 2, 1, 2, 2. Then, dito naman is 2, 3. So, ang laman, 20, 4, 11. So, 20, then 4, and 11. Ganyan lang. So, gusto kong sabihin, ito, para malagyan mo ng laman, ito lang yung code niya. Then, ito yung paglagay niya. Okay? Ayun. Doon naman tayo sa kolong number 3. Ito na naman. Ang row number 3. 30, 57, 14. So, pag-copy paste ko na naman to. Gagawin ko dito. 3. Kasi nasa number, row number 3 tayo. Asan mo yung pinaglalagay mo? Ito kung kita mo yung unahan, for 1, kasi ito yan, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Diba? Ito naman, sir, bakit lahat 2? Ito na naman yan. 2, 1, 2, 2, 2, 3. So, ito yung mga laman. Ganon din dito. So, 30, 57, 14. Lagay ko dito, 30, 57, then 14. So, ayan na. So, itong code na to, ito na yan. Parehong-pareho na yan. Gusto kong sabihin, may laman ng ganito.
Okay? So ngayon, paano ko i-print siya? I-print ko siya. For example, gusto ko siyang i-print. Yung, gusto kong i-print yung ano? Gusto kong i-print yung 4. So, dapat, ang gagawin kong array is 2, 2. So, lagay ko dito, cout. Cout. Result, lagay ko, result is ganito ko. Array. Array. Ano ba yung ilalabas natin? 4. So, 2, 2. 2. 2. Ayan. Lagay natin dito. End line. So, pag nirun natin siya, tingnan natin. Tatama. Okay. As you can see, the result is 4. Kinuha niya itong number 4 na to. Kasi, ang print mo yung 2, 2. Kinuha niya yung nasa row number 2, column number 2. Ang laman is 4. Okay? Ngayon, gusto kong i-print ulit is yung ito. Itong gusto kong i-print. Paano kung gusto kong i-print, sir, yung number 14? Or number 11 na lang. So, kung number 11 siya, 2, 3. Lalagay mo lang dito is 2, 3. Ayan. So, dalawang magiging result niya, 4 tsaka 11. Yun yung magiging output. Kasi ang kinuha ko, yung 2, 2 tsaka 2, 3. Okay? Madali lang pala, sir. Okay. Thank you. Madali. Kung nahirapan, ulitin nyo. Ayan yun. Ngayon, gusto kong i-print siya, sir. Gusto ko siyang i-print lahat. Gusto ko siyang i-print lahat. Paano ko i-print yan? So, gagamitan natin ng looping. So, lagyan natin ng for loop. Gusto kong i-print lahat. Okay. Lalagyan tayo ng for in x. For example, x is equal to 1. X is less than or equal to 3. Okay. 3, kasi 3 kolong. Then, x plus plus. Ngayon naman, ito yung row. Ito yung row. Ito yung dito, oh. Lalagay kasi natin yan dyan. Ito naman, gagawa tayo ng isa pang for loop para mag mag-loop siya ulit, ano? So, parang 1, 1, 1, 2, 1, 3. So, kailangan gawa tayo ng isa pang for loop dito. Int y. Ito naman yung sa row. Ah, sa kolom. Ito yung sa row. Ito yung sa kolom. So, siyempre magsisimula rin siya sa 1. Y is less than or equal to 3 din. Kasi hanggang 3 din yung kolom natin. Then, y plus plus. Ayan. Sir, ano ba to, sir? Ano ba to? Bakit 3 nilagay mo dito? Kasi, ilang row? 1, 2, 3. So, 3. 3 row. 1, 2, 3. So, kaya tatlo yan ang nilalagay ko dyan. From 1 to 3. Ngayon naman, ito, sir, bakit tatlo rin? Bakit 3 yung nilagay mo dito sa pangkolom? Ito naman yung pangkolom. Yung column naman kasi 3. 1, 2, 3. Ayan. Ngayon, ipiprint ko siya. Paano ko i-print yan, sir? Cout. Siyempre, magsi-cout ka. Okay. Array. Lagay ko dito. Array. Yan, ganyan. Then, ilagay ko yung x. Okay? Next is ito. So, parang ang magiging result niya ganito. Array. Okay. Yan. Tapos, may ganyan. Itong x, value yan. Nag-iterate siya. Sa unang ikot yan, 1 yan. Kasi ito yan. Ngayon, lagay naman natin dito. Lagay natin dito. Ganyan. Para ma-display lang yung ano. Ito, y, then,
Ganito. Lagyan natin ng equal dyan. Okay? So, ang magiging result niyan, ganito. Yan. Yan. Itong y, nag-iterate din siya. So, 1. Ito naman yung y. Iikot din siya. Okay? So, lagay natin dito is array, okay, x, then y, end line. Sir, bakit x and y, sir, ang nilagay mo dito? O, ang explanation niya, kaya tayo natatagalan dun sa video, kasi ito yung kailangan yung maintindihan, yung paano mo nilagay yan dyan, sir? Paano nilagay mo yung x and y? Paano na, anong magiging laman yan? Yan, yan ang tanong. Sa unang ikot, ito yung for loop. Okay, dapat marunong na kayo kasi may part 2 tayo nito. So, yung for loop, una, magsisimula siya sa 1. Mag-condition siya dito. Dapat na panood mo yung part 2 para maintindihan mo itong ginagawa natin dito. So, pag naintindihan mo ito, naintindihan mo yung part 2, pupunta ka dito, is madali na lang sa inyo. Okay? So, x is less than or equal to 3. So, 1 is less than or equal to 3. So, true. Pupunta siya dito. So, ang x mo is 1. Okay? 1 yan. Then, pagdating dito, iikot siya ng 3. Okay? 1, 2, 3. So, parang ang mangyayari, 1, ito laging 1, pero ito, nag-iikot. So, ang mangyayari, 1, ito yon yung x. 1, tapos, itong nasa kitna, yan yung kolom. Tatlong ikot. So, parang 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kung makikita mo, yung 1 dito, hindi nagalaw yan kasi andito siya sa taas. 1 pa lang siya. Pero pagdating dito, 1, 2, 3. So, magiging laman nito is 1, 2, 3, yung y. So, pero itong x is stay muna siya sa 1. So, parang ganito yan. 1, 1, tapos ito, 1, ito, 1, 2, 1, 3. Ayan, yan, ganyan yan. Kaya kung ganyan ang may print yan, o ganyan ang makuha niyan, ano yung laman nito? Ano yung laman ni 1-1? So, pagdating dito, ang laman ni 1-1 is 10. So, ang magiging output natin is 10. Dito naman, ano yung, siyempre, unang ikot, 1, tapos, iikot dito sa unang ikot, 1-1, okay? Next, babalik siya dito. Balik na dito, magiging 2-2. So, ito ang x is still 1. So, magiging 2. So, 2. So, parang 1, 2. Yan, 1, 2. Kung 1, 2 siya, ang laman niya dito is 5. Ayun naman. So, magiging 3 na yan. 3 is less than or equal to 3. True. So, magiging 1, 3. So, magiging 1, 3. Anong kukunin niya is 8. So, ang output niyan, ganyan. Hanggang matapos niya yun. Pagdating naman dito, babalik siya, magiging 2. So, magiging 2 na naman to. 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Then, pag babalik ulit siya sa taas, magiging 3, 3, 1, 3, 2. Ito kasi yung kulong, uulit-ulit yan dyan. Parang 1, 2, 3. Tapos, magiging 2, 2, 1, 2, 3. So, 2, 1, 2, 3. Parang ganyan. I-run natin. Sana naintindihan nyo yung explanation natin. Ayan. Ito, alisin muna natin. I-comment muna natin ito para hindi kayo malito dun sa output. Okay? Ayan. Ito na yung output niya. Kung makikita mo, yung laman ng 1-1 is 10. 1-1 is 10. Ito yun. Instead na mag-print ka nitong iba-iba, ito, mag-print ka nitong mga ilan to? 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi ka marunong mag-for loop, ang i-type mo, 9, ng ganito. Papaulit-ulit ka, magsisimula ka sa 1, 2,
1-1, hanggang yan, 1-1, tapos magiging 1-2, yan, para may print mo to. Eh kung hindi ka marunong ng for loop, magpiprint ka nito ng siyam. Eh paano kung 100 yan, di 100 din na ganito, so mali. So ang gagawin mo, for loop, para laging ganito ang code niya. Ang papalitan mo lang, ito, kung ilan yung row, tsaka ito kung ilan yung column. Okay? So I hope you understand this two-dimensional array. Ayan, tignan na ulit natin. Ayun. Okay? So, madali lang siya. Ngayon, sir, ang tanong ko, ito kasi, sir, na nakikita ko dito, ito kasi nakafix na, oh, nakafix yung laman. Nakafix yung laman. Gusto ko sabihin, C11, laging may 10, laging may 5. Pag nirun ko, paulit-ulit lang yung output. Gusto ko, sir, ako maglalagay ng, pag ako maglalagay ng data, hindi siya fix. Gusto ko sabihin, yung user ang maglalagay, pwede ang user is ilagay niya dito is 5. Mag-i-enter siya. Instead na nakaganyan, ito kasi fixed value. Okay? Nilagyan mo ng value yung array na naka-fix. Laging 10, laging 5, laging 8, laging 20, 4, 11, 30, 10, 14. Laging fix yan. Pag nirun mo yan, laging ganyan ang output niyan. Pag nirun ko ulit yan, laging ganyan ang output niyan. Ang gusto ko, sir, magtatanong ako sa user. Ang itatanong ko, mag-input ka ng data sa array 1 or row 1 and column 1. Naglalagay ko. Kahit anong ilagay ko. Then, next, anong ilagay ko. Then, pag-print niya, iba yung magiging output nito. So, paano yun? Ganito yun. Okay, buburahin ko na to. Kasi, ang gagawin natin is, magtatanong tayo dun sa user. Lalagyan natin dito, cout. Enter. Paano ba yun? Mag-enter ako ng array. So, kung mag-enter ka ng array, enter number o enter value in array. Okay? So, enter value in array. So, yan mag-display. Ngayon, kung mag-enter ka ng value in array, paano ko siya i-display si sir ng parang row 1, column 1, parang ito. Walang laman yan. Pag nirun ko yung program, magtatanong yung program na mag-enter ka ng number sa row 1, then column 1. So, maglalagay ko na. For example, yung user naglagay 100. Next, tanong ulit. Sa ano naman, sa row number 1 and column number 2, tatanong, maglalagay ko to 200. Ngayon, magtatanong ulit. So, gusto ko sabihin, nagtatanong. Yung user ang mag-i-input ng data. Okay? So, ganito yun. Siyempre, may for loop pa dito. So, for int, lagyan mo, x is equal to 1. X is less than or equal to 3. Kasi tatlong tanong siya eh. Tatlong row. Then, x plus plus. Ngayon, siyempre, kailangan may for loop ka pa sa gitna kasi ito yung column na mag-iikot. Okay. Int y is equal to 1. Then y less than or equal to 3. Then y plus plus. Dito ka na magtatanong sa gitna. Yan. Lalagay mo na dito yung paano ka magtanong? Ano yung input? Siyempre, cin. Ganyan yung cin. Then, array x, then y. Ganyan yung tanong mo. Para maintindihan yung tanong, lalagay tayo dito ng message ng cout
array, ganyan, x, then, ganyan, ganyan, then ito y, ganyan, then may ganyan. So, ang magiging tanong niya, array 1, 1, then mag-i-input ka. Parang ganito yan ang output niya. Hindi ko pa siya nirerun, pero alam ko na ang output niya. Parang output niya, enter value in array. Okay, ganyan. Ganyan mismo yan. Then, sa unang tanong, array 1, then 1, equal. So, ito yung i-input mo. Paulit-ulit yan hanggang matapos. And then, pag na-input mo na, ito na naman yung output. I-display mo na yung output. So, 4, paulit-ulit naman, ganito na naman. Gusto mong i-display yung laman ng array, kasi nag-input ka na. Halimbawa, nag-input ka na dito, napuno mo na yan. So, gusto mong i-display yung mga in-input mo. So, lagay natin dito is letter A naman. A is equal to 1. A is less than or equal to 3. A plus plus. Yan. Then, syempre, yung column. Ito kasi yung row. Ilang row? 3. Pababa naman yan. Ang unang loop is pababa, linya, 1, 2, 3. Ito naman nasa gitna, 1, 2, 3. Ganoon. Gets nyo? Yung unang loop, 1, 2, 3, pababa ang bilang. Pero itong nasa gitna, paganyan naman. Pahala, 1, 2, 3, column naman siya. 4, in B is equal to 1, B is less than or equal to 3, then B plus plus. Yan. So dito ko na ilalagay yung value. Yung value niya, yung output is lagay natin array A, then ganyan, then B, then ganyan. So, lalagyan ko ng equal. So, ang output niya dito is array A and B. Lagyan ko ng end line. Ayun. Run ko. Oh, may error. Sabi ko sa inyo, ganun talaga. Kasi wala tayong mga editing dito. Kailangan, may error talaga niya minsan. Okay, so, anong error niya? Hindi nga. Run ko ulit. Ano sabi dito? X 3. 3. Error niya dito. Problema sa ano nito, walang, hindi nakikita yung error. Build tools. View. Nangyari dito, x is equal to 1, int x, then x less than or equal to 3, x plus plus naman. Ano problema nito? Lagay nga natin dito, inline, Mm-hmm.
out. Oop. Punta dito. Array, cout, array, x. Lagyan natin dito ng end line. Ano ba ito? See out. May maling ano dito. Ito X. Ah, ito mali oh. Yan. Okay. Run. Go. Diba? Pero ito, alisin natin yung end line nito. Kasi, para hindi bumaba yung pagtatanong ng value. Ayan. Enter value of array. Sa 1,1 ilalagay ko is 90. Sa 1,2 ilalagay ko is 20. Sa 1,3 ilalagay ko ay 5. Sa 2,1 na naman. Nandito ka sa Excel, ito kasi papel lang to eh. Kung ano, ito yung logic dito. Nasa papel ka pa lang or nasa Excel ka pa lang, alam mo na. So parang ito 90, ito naman 20, ito naman 5. Yan. Yung user na nag-input, ito na naman siya. Magtatanong naman siya dito. So lagyan natin dito ng laman. Lagyan natin dito 70. Lagyan natin is 40. Ito naman is 25. So kung babalik ka dito, ang laman nito is parang ganito na. 70. Okay, 70, ito naman is 40, ito naman is 25, yan. Pupunta na naman siya dito, oh, yan 3-1 is row, row 3, column 1. Lagay tayo ng data dito, for example, lagay natin is 10, 15, then 19, lagay natin dito is 39. Okay? Pag in-enter ko siya, ipiprint niya yung mga output mo. Ito yun yung output. So, gusto sabihin, yung nilagay mo sa column 1 or sa row 1 in column 1, print niya dito. So, ito yun. So, lagyan natin dito ng output. See out. The output is R. Yan. Then end line. Yan. Hindi nga. Ganatan natin to. Okay. Lagyan ako ng 1, 3, 5, 8 na ganyan. Kahit ano yung lagay ko. Pag enter niya, the output R. Yan. So, kung anong nilagay mo, print yan dito. Okay? So, yun yung paano maglagay ng data sa array na two-dimensional array. Para ka naglalagay ng data doon sa table. Diba? Lalagay ka ng data. Then, i-print mo. Ngayon, mayroon pa tayong example. Ang example ko is, gusto ko, di ba nilagyan natin ang laman yan? Maglalagay ng user yan. Maglalagay niya ng user. Tap. Tap. Yan. Gusto ko, ang gagawin ko dito is, kunin ko yung sum nito. Yan, di ko. May sum yan dyan. Ilagay ko dito yung sum. Ganyan. Ipa-plus ko tong 90, plus ko tong ito, plus ko tong ito. Yan. So, parang ganyan yan. Parang ito yung sum. Ito yung total. Bayan natin kulay. Okay, green. Okay, ito na yon. Yan yung magiging kulay. Ah, ano niya? Output. Pag nag-input ako, nung row number 1, column 1,
tak-tak hanggang makuha ko yung sum. Ganun din dito. Ganun din dito. Okay? So, didiskartehan natin. Paano ba yan? Hindi ko pa yan alam. So, i-analyze ko yung program. Ito na yun eh. Ito na yun. Pero, analyze ka natin ito kung paano mag-compute yung sum. So, kailangan pag nag-input ako ng 1, okay, sa row 1, tap, pag row 1, dapat makuha ko yung sum. Okay? Makuha ko yung sum niya. So, maglagay tayo, mag-declare tayo dito ng variable int sum is equal to 0. Okay? Dito naman, pag nag-input ka, okay, kailangan dito yon. Sum is equal to sum plus array x then y. Then mag-output ako dito. Lagay ko dito yung output. Alisin ko na to. Open na. Okay na yan. The sum o column. The sum of row and column. Row and column is sum. Try lang natin na hindi ko pa sigurado siya. Try natin yung line. Run ko siya. Alalagay ko dito is 2, 3, 5. The sum is 44. Ang ginawa niya, sinam niya to lahat. Okay? Sinam niya lahat yung ito. Ayan. Diba? So, kung ibibilangin mo to, 44 to. Parang ganito yan eh. two plus three plus four plus five plus six plus seven plus eight plus nine 44. Lahat ng number ikinompute niya. So gusto ko lang kasi ang makuha niya itong column. Okay? Yung column lang. So, ang kailangan mo dyan gawin, kailangan yung row 1 isang muna. Parang ganito yan. Nag-input ka. Pak. Kailangan dito, kung gusto mong makuha no, yung paano ba yan? Diba ako, hindi mo siya gagawin dito kasi ito yung input. Gagawin ko siya dito sa output. Titirayan ko siya dito ng halimbawa 1. Halimbawa ito. Gawa ko dito ng sum is equal to sum plus array a, parang ganito, 1 then b. Yan. Pag nilagay ko yan, makukompute niya. The sum is, tingnan mo ha. Run ko siya. Gayahin natin itong nasa Excel, 90, 25. Lagay natin dito. Input ko dito is 90.
20, then 5, then 70, 40, then 25, then 3 is 10, 20, then 20. So, 345. At 345. Dapat ito lang ang ma-compute niya. So, dapat nasa ano lang. Para ma-compute natin ito, sum. So, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ang gagawin lang natin dyan is, okay, so, ito na yun. Paano natin so, i-compute yung sum every row? Okay? So, every row, paano natin siya i-compute? Ganito lang yan. Pag ito kasi nilagay natin dito, isang sum lang. So, kailangan, mayroon din siyang sum every column. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Pasok natin siya dito. Then, kailangan yung sum, pag A, o pag 1, row 1, then, iikot siya ng column. Column 1, 2, 3, sa sum niya. Then, ipiprint niya yung sum. Next, pagbalik niya, kailangan 0 ulit yung sum. So, kailangan mong ilagay dito yung sum is equal to 0. Para maging 0 ulit yung sum. Pero, naprint niya na dito yung una. So, lagay natin dito is the sum of row. Yan, row. Lagayin ko dito A. Yan. Yun. Okay. So, try nga natin to kung gumana. Yan. Dapat matindi ang logic natin dyan. I-close na. Open ko yung Excel. Gagayahin natin to. Okay. Gayahin natin to yung 90. Lagay natin siya. Okay. Sa array 1, lagay natin yung 90. 20. Then, 5. Okay. Then, 70. Then, 40. Then, 25. Then, 10. 20, 20. Okay? Okay, so as you can see, ayan na. Niprint niya to, 90, 25, the sum of row 1 is 115. Ito naman, 135. Ito naman, di ba? Nasa pool, di ba? Oh, ngayon, paano naman ko dito? So, kung dyan naman, yun naman yung assignment ko sa inyo. So, pag nakuha nyo to, ito na yung code niya. Okay? Ito na yung code niya. Gusto ko, kukunin nyo naman yung sum dito. Okay? Pag nakuha nyo, i-comment nyo dun sa, ano, sa dito sa YouTube natin, sa channel natin. Okay? So, dyan na muna, hanggang dyan na lang muna yung ating two-dimensional array. So, I hope na naintindihan nyo to. Medyo tricky kasi una, pero kung naintindihan nyo yung looping, so yung looping, yung part number 2, then yung array is number part number 3 and 4, yun. So, ngayon, ang assignment ko sa inyo, or doon sa mga viewers natin, na mga IT, ito yung gusto ko makuha nyo. Kasi ito, nakuha na natin to eh.
Ayan yan. Run nga natin ulit. For example, ibayin natin ang number. So, 1, 2, 3, then 4, 5, 6, then 7, 8, 9. Okay. As you can see here, 1, 6. The sum of row 1 is 6. The sum of row 2 is 15. The sum is 24. So, yan yung logic dyan. Yan yung ano siya, yan yung pinaka logic niya. Kailangan matindi yung pagbasa niyo dyan sa ano. Kung makikita niyo dito, ito yung pinaka logic niya. Una, zero, aalisin niyo yung laman ng sum. Then, A1, A2, A3, isasum niya yun. Then, i-output niya yung sum. Ito. Pagbalik niya doon, yung sum magiging 0 ulit. Then, magsasum naman siya ng 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Then, print niya itong ano, print niya yung sum sa baba. Kaya ang naging output, gano'n. Okay? So, I hope you understand. And if you cannot understand this one, just rewind the video. And please don't skip also our ads. May ads kasi yung video natin. So, huwag niyong skip. Then, kung may tanong, at yung pinaka ano ko dito, assignment ko sa inyo, ito naman ang gagawin. So, yung unang makasagot niyan, may ano ko, pag may pinagawa kayo, gawin natin na video yung assignment nyo kung anong program ang gusto nyo ipagawa. Okay? So, I hope you understand. Thank you for watching. So, please comment, share, and subscribe our channel. Okay? Walang edit to. So, pagtapos nito, ipopost ko na to sa YouTube. Okay? Thank you.